What's up, Pinas, and good afternoon. Actually, kakagising lang po natin and pagbukas ko ng phone ko, ito ang bumungad sa akin. Which is, naging follower din po ako nitong taong to, si Sir Gabing Kapinpin at yung mga Kapinpin Brothers. So, ang usap-usapan kasi ngayon, di ba, alam naman po natin na bakit nawala si Ko, Jack. And may question din sa bandang dulo din na bakit nawala din si Factor, di ba, nawala din si Factor. So, ito, nag-live po kahapon or kagabi si Sir Gabing and actually, kanina ko lang siya nakita. Ito po yung live ni Sir Gabing at pakinggan po natin. Okay, so Gabe. Guys, kaya po dito ko po i-explain. Una sa lahat, ayoko pong pagkakitaan po ito. Kaya po ito, dito po tayo sa may TikTok live and tinarno ko po lahat ng gifts. Ayoko pong pagkakitaan yung ganito. Gusto ko lang pong linawin lahat ng mga nangyayari. And at the same time, gusto ko pong liwanagin din yung mga, syempre, mga fake news. Una na po dito, yung mga kumakalat, yung patungkol po, yung kay Elmo, yung kay Kojak. Diyos ko po, napakabait po na bata ni Kojak. Wala akong katotohanan yun. Tungkol sa kanilang dalawa na yan. Meron daw ginapang, meron naman daw niligawan si mama. Diyos mo, magkakapatid ho kami. Magkakapatid ho kami dito. Yun, actually yun, nakita ko rin yan, maraming post na ganun nga, na actually fake news siya, na sinabi daw niligawan si Elma daw, then yung nagkasakit daw tong si Kojak, tapos gumawa daw na paraan para makatabi kala Gabing. Come on guys, wag naman yung ibaba yung sarili nyo sa mga ganung bagay, di ba? Tapos yung nanay pa, si Mama Beth, yung nanay pa ni Sir Gabing na niligawan ni Kojak. Eh, titang-tita at nanay na nanay niyo yun, eh, di ba? Makikita naman natin sa, ano, sa mga video nila. Well, sabihin na natin na wala naman tayo behind the scene sa mga nangyayari, pero I doubt, di ba? Ayan na, painggan na lang natin si Sir Gabing. Wala po katotohanan yun, mabait po na bata si Kojak. Okay, so, tapos na po tayo doon. Wala po tayong mga pages doon. Okay, bakit po nawala si Kojak? Hindi po totoo na si Kojak po yung umalis. Ako po ang nagpaalis kay Kojak. The reason why po is ganito. Actually, wala naman po talagang issue na malala. Kumbaga, kung bakit wala po dito si Kojak ngayon is yun po yung alam namin na tama. Okay? To make it shorter po, si Kojak po ay nawala dahil nawala po yung pagpo-focus niya po sa pag-aaral. Okay? So, 2 weeks po siyang halos di pumasok, pero tinatanong ko po kung siya parate, oy, masok ka na ba? Okay naman, wala naman daw pasok, ganyan-ganyan. Tapos, nung nalaman namin, dahil may subject na magkaklase na ni Kelsey, binabasa ko lang po yung notes ko para hindi tayo maano. Ang reason po ni Kojak ay alam ko kasi daw po na ata na in-enroll niya, pero may 3 subject siyang na-enroll. So, kumbaga, hindi niya napasukan talaga. So, then ayun, nalaman din namin sa ibang mga teachers niya na FDA siya. Ibig sabihin, failed due absences. Okay, so, syempre, may malasakit po kami kay Kojak. Kaya inaalam po namin yung bawat detalye niyan. Sabi ko nga po sa inyo, sa amin nakapudor si Kojak, so obligasyon po namin si Kojak. At saka... So, simple lang, di ba? Kaya nawala si Kojak. Sa tingin ko, baka pinalis nga ni Sir Gabing to dahil yun nga, nag-fail na sa klase si Kojak and na FBA siya, failed due to absences. So, ibig sabihin, ang nangyari dito, hindi na pumapasok si Kojak or nagka-cutting classes na. So, ito, painggan pa natin. Lagi po namin sinasabi, kahit alam kong medyo mali pakinggan na okay lang ka ako na bumagsak ka. Pero at least tinatry mo parate. Pumasok ka, ganyan. At least tinatry mo. Pero kung di ka papasok talaga, wala talaga mangyayari. So, ang ibig ko sabihin doon, kahit mali nga magpakinggan, kung hindi mo kaya sa umpisa, baka makaya mo sa pangalawa, pangatlo, at least hindi ka sumusuko. At least you try. Okay? Ang hiniling lang naman kasi ni Sir Gabing ay simple lang naman. Miskin di ka naman makakuha ng honor or anything, maipasa. Maipasa mo lang yung kursong kinukuha mo, yung mga subjects mo. Simple as that, di ba? Huwag kang maghangad masyadong mataas, di ba? Kung hindi mo naman kayang abutin, basta ang importante is yung kung ano yung kakayahan mo na makuha yung bagay na yon. Katulad lang yon, yung simpleng pag-aaral lang naman na maipasa siya. Dahil pagkaalam naman natin si Sir Gabing ang nagpapa
nag-aral or nagbibigay ng pang-enrollment, di ba? Sabi natin hindi 100% or kung nagbibigay talaga ito si Sir Gaby ng pang-enrollment Kojak, di ba? Ayaw niyang masayang yun. And syempre, na, yun nga, si Kojak nasa poder ng mga kapimpin, ayaw din may masabi yung mga magulang ni Kojak. On the part of magulang ni Kojak na may masabi against kayla Sir Gaby na syempre, eh nasa inyo yan, nagkaganyan yan dahil sa inyo, di ba? So, umaalala lang sila Sir Gaby na para magdesisyon na mas maging mapabuti to yung gagawin nila para kay Kojak. So, next nun, pero ulit, bago lahat mangyari yan, lagi po namin pinagsasabihan si Kojak sa pag-aaral niya. Lagi sinasabi niya na, kuya, hindi na ulit mauulit. Ayan, puro ganun. Kuya, hindi na po ulit mauulit. So, syempre, hindi po siya isang biglaan, ha. Parati po namin siyang pinagsasabihan. Okay? Ang masakit pa po, dito, nitong mga nakaraang araw o linggo, wala na po siya dito sa amin. Akala po namin magiging okay. Kasi, syempre, nasa poder na nga po siya ng magulang niya. Hinatid po muna namin siya. Kaso, mas naging worse pa po. Dahil minsan, mag-a-assessment po sila. May time po nag-assessment sila. Pero hindi niya tinapos yung klase. Nag-cutting class. Ang alam ko po ata nag-live. Pero hindi po ako sure doon. Hindi po ako sure. May din tama ako. Pwede mali. Pero sigurado po ako na nag-assessment siya. Tapos nag-cutting siya dahil galing po yun sa teacher niya. And yun, isa pa yun. Madalas ko din nakikita kasi si Kojak na nagla-live ngayon. Minsan sa afternoon, minsan sa umaga. Yan, morning, afternoon, lalo na sobrang gabi na, nagla-live pa din siya. So, I don't know kung ano nangyayari kay Kojak. Kojak, sana naman huwag mong sayangin, di ba? Sayang eh, di ba? May nagpapaaral sa'yo and everything. Konti na lang naman eh, push yourself. Sayang. Di ba, may mga taong nasa likod mo, katulad niya, nila kapimpindan yung mga parents mo. Diba? Aral muna, nandiyan lang naman yung pagbabrag eh. May mga teachers, yung mga teachers pa po yung naghahabol sa kanya para sa mga quiz. Okay? So ngayon, nag-decide po kami na pauwi muna siya kasi hindi po kami nagkulang sa ilang beses na pagpapaalala. Ngayon, baka yung magulang na po niya yung dapat kumausap o magturo sa kanya kasi iniisip po namin lahat po nagawa na namin. So baka po mamaya kami po yung may pagkakamali, lahat nagawa namin. Iniisip po namin na kapag nandun po siya sa may poder na magulang niya, at least yung mga magulang na po yung makakapagpaalala sa kanya tungkol po sa pag-aaral, mga ganyan. So, ayun po yung reason namin. At yung main reason po namin is yung hiyang-hiya po kami sa magulang ni Kojak kasi may pangako po kami sa kanila, kala tito-tita na, syempre, tito, pag-aanoin ko po si Kojak, pagtatapusin ko po yan, pag-aanoin. Kaya po sabi ko sa inyo, ako bahala sa tuition niya, sa pag-aaral niya, sa shelter niya, sa food niya, sa name niya na tinatayo namin sa industry na to. Kaso ayun nga, nahihiya kami dahil ang parang naging priority ni Kojak yung pagla-live, ganyan. At saka nakakalungkot dahil hindi ko po nagawa yon as dating teacher. Hindi ko po siya. So yun lang, napakasimple, di ba? Talagang makikita nyo buong buo yung yung paikisama ni ni Gavin. Diluin nyo. Sagot yung pagpapaaral, food, shelter, tapos yung inaangat nga ni Gavin yung pangalan ni Kojak. Kaya lang, ang naging kapalit nga lang noon, naging pabaya lang si Kojak sa kanyang pag-aaral. Which is, ayaw naman, siyempre sa part ni Gavin, ayaw niyang masisi na dahil sa inyo, nagkaganyan yung anak ko, di ba? Which is tama rin naman yung ginawa ni Gavin. Di ba, yung pagkakataon na nandun na para sa'yo, lahat ng gano'n na lang, after naman ng pag-aaral mo, well then, di ba? Bakit hindi mo ipagpatuloy na yung pag-vlog? Kasi, may pangalan ka na eh, di ba? Nandun ka na eh. Tinutulungan ka naman ng mga kapimpin eh. At hindi ka naman pagpapayaan eh. Sayang, di ba? So ito, pagpatuloy natin. Although hindi ko po talaga siya magagabayan, ihahatid araw-araw, hatid paso. Pero lahat po, ginawa po namin, lagi po namin siyang pinapaalalahanan na about po sa pag-aaral niya kasi sobrang laki po ng epekto po sa amin dito ng pag-aaral. So kung sa iba, okay po yun. Sa pamilya po namin, hindi. Dahil isang malaking kayamanan po sa amin yung pag-aaral, kung makaka-apekto po yung pag-vlog o yung pag-live niya tungkol sa pag-aaral niya, hindi po ako makakapayag. Kasi ayoko pong maging hadlang po kaming pamilya niya para sa pangarap niya, para sa pag-aaral niya. Yun po yung gusto naming iparating. So, next po, kaya po sila Kelsey, sila Kalo,
wala pa rin silang page, wala silang vlog. Kung mapapansin nyo, hindi sila yung talaga literal na nag-vlog kasi ayaw nilang mahati yung oras nila. Gusto nilang mag-focus sa pag-aaral. Silang dalawa na yun mismo. And kahit ngayon, parang may ginogol pa sila. Kasi meron na kami vlog pero ayaw nila. Kumbaga, priority first pag-aaral. At saka po, kahit po si Kalon, pinauwi ko po yan. Nung umpisa pa lang po kami, nag-umpisa pa lang po kami, pinauwi ko po yan. Kasi nung nakaramdam po yan ng sarap, medyo na naging manginginom naman si Kalo, ganyan. Pero binago niya. Binago niya yung sarili niya. Pero wala akong kahit na ano sinabi sa kanya. Tatlong buwan na nawala si Kalo sa amin. As nung pinabalik namin, sobrang grabe yung epekto kay Kalo. As in, grabe pag-aaral ngayon ni Kalo. Nakatapos. Regular, sobrang grabe yung lesson na natutunan ni Kalo sa pangyayaring yun. Tough love, sabi nga, mahirap pero kailangan. Then, kaya nung pinauwi namin si Kojak at sinabi namin sa vlog, kasi sinasabi lang namin po na dumating yung tatay niya. Pero lahat po yun, ginagawa lang namin yun. Dahil inaalalayan po namin si Kojak, dahil tinitingnan po namin na baka maging okay bigla. Kasi gustong gusto rin po namin bumalik agad si Kojak sa amin. Pero yun nga po, mahirap naman po kung walang, ang tawag doon, walang sense ng improvement. So ganun. Again, nagsisinungaling po kami doon. Sinasabi namin, nandiyan lang po yung tatay niya, kaya umali, kaya pinauwi namin. Sinusulit, nagsisinungaling lang po kami doon. Sinasabi lang po namin yun para humiram po kami ng time para tingnan po siya at saka, ang tawag doon, yung manmanan kung nag-i-improve o hindi. Kasi gusto namin siya kagad bumalik. Sabi ko nga po, sanay na kami na kami-kami lang. Kung gusto lang namin humatak ng ibang tao, papataas, kaya nadadagdagan kami dito. Hindi kami kasi selfish. Ibig sabihin, si Kojak, tinuturing po namin niya na hindi kaibigan, kundi pamilya, kapatid. Yun yung turing po namin dyan. Kung mali mo po kami ng desisyon, patawarin niyo po kami kasi hindi namin kaya na hindi makita si Kojak na makatapos. Sabi ko nga po sa inyo, nagawa na namin lahat, pinansyal, payo, pag-aaral, pangaral, pero talaga, pag ayaw na isang tao, ayaw talaga. Nasa kanya naman yan. Kaya ngayon, tinunan nyo, napakasimple lang ang hinihingi ni Sir JB na kapalit. Diba, para sa kanya and para sa mga magulang niya. Magtapos ka lang and that's it. Then you can go on your life. Diba, parang kung gusto mo mag-vlog, mag-vlog ka na. Diba? Simple lang naman yun eh. Ilang years lang pa pwede mong tapusin? 4-5 years dun sa kinuha mong kurso. Then after that, mag-decide ka kung yung pinag-aralan mo is pag itutuloy mo siya kung magtatrabaho ka sa mga nakuhang kurso or diretso ka dun sa pagbablog mo. Diba? Tuloy natin. Pag nakapokus si Kojak at okay na siya kasi may mga problema din po sila ng family nila, may problema din po sila, hindi lang naman po pag-aaral, lagi po siyang mayroong tahanan para po dito sa may company. Kumbaga lang po, ayaw namin nga po makahad lang sa pangarap niya para sa pag-aaral dahil lagi pong busy dito, laging may ginagawa, lagi masaya, lagi may lakad. So baka mamaya maging hurdles o barrier yung para sa pag-aaral niya. Yun. Tapos, sa mga nagsasabi na ginagamit lang po namin si Kojak, ang tanong ko lang naman po, paano niyo po ba nakilala si Kojak? So yun lang. At saka, hindi po namin pinilit si Kojak dahil siya po ang gustong-gustong sumama sa amin noong umpisa pa lang po. And nakita ko po na napakabuti po talaga ng puso ng bata na yun. Kaya sabi ko, kasama po namin to sa paglipad. Okay, so wala po tayong kaso doon. Kasi lahat po ng kasama po dito, hinihila po namin na pataas. At kahit hindi ko po kadugo, tinuturing ko po na pamilya. Sadyang mapanghusga lang po yung mga mababaang level na pangunawa. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga fake news kasi actually hindi ko na nga po kailangan mag-explain eh. Kumbaga natakot. Oh, yan ah. Kasi bash ka sinong bash kung ano mga fake news na kinakalat nyo. Naman guys, di ba? Mag-isip-isip naman kayo or o yan yung way nyo para din na magkaroon po kayo ng what you call this, yung mag-gain din po kayo ng followers or whatever na ginagawa nyo sa social media. Wag naman fake news guys, di ba? Marami naman paraan. Parang ano ba ang dating chismis na yun, di ba? Nakakasira na kayo ng tao. Wag po ganon, di ba? Mas maganda di ba yung katulad nito, we're spreading a nice news para at least pangaral sa ibang tao. Makakuha or makapulot ng magandang aral yung mga next generation ng mga bata para sa atin, di ba?
takot lang po ako ngayon dahil baka may lumabas na iba. Kawawa naman po si Kojak. Iba yung binabato nyo sa tao. Kumbaga, kaya lang po namin ginagawa ito para sa pag-aaral. Siguro lahat naman po tayo eh. Bawat pamilya, kunyari may, kunyari, nag-games yung anak mo. Ganun. O, tama na yan, mag-aaral ka. Parang ganun lang siya. Pero, sabi ko nga, top love siya na, syempre, as a teacher dati, hindi ko po papayagan na hindi makatapos yung bata na yun. Suportado pa rin po namin yun. So, kinausap po ulit namin yung magulang ni Kojak dito, personal. At sabi namin, ulit kung mas maging okay si Kojak, kaso ganun pa rin. At saka ito po, bago po mangyari lahat yan, gumawa na rin po ako ng way, kinausap po rin po yung magulang ni Kojak na ito po, babagsak na po yung anak nyo. Ano po ba yung magagawa natin, tita, tito? So, ginawan po nila ng paraan, ina, blah, blah, blah. Naging okay si Kojak, kinausap ulit lahat ng mga teachers. Naging okay, kaso na-enroll lang nga ulit, nagtaka ako, bakit naging ganun? Di pumasok, ganyan-ganyan. Kaya natatakot po ako, baka kami may problema. Pero, lagi po namin siyang pinapaala, lagi po siyang chinecheck kung pumasok o hindi. Okay naman, masok naman daw. Tsaka, last, isa pa namin sa isa naming kasamahan, dati, hindi ko na po babanggitin kung sino, at alam ko naman po kung alam nyo kung sino yun, yun ho, wala ho akong masasabi sa tao na yun. Dahil yung tao ho na yun, kung napanood nyo naman yung huling vlog namin, talaga, bagsak-bagsak siya. And after po nun, hindi na po siya talaga pumasok. At marami pong akong hindi pwedeng sabihin dito sa tao na yun. Ako po ang nagpaalis sa tao din na yun. Kaya gusto ko po ako na lang po yung sisihin nyo. Kasi kapag nagpaliwanag po ako, ayoko po makasira ng tao dahil may pinagsamaan po kami ng tao na yun. Alam nyo na po kung sino yun. Again, hindi ko po kayang sabihin dito dahil masisira po yung tao na yun. Basta sa lahat na nangyari, wala kaming kahit na anong natanggap na sorry sa tao na yun. Okay? Pero all goods lang. Kaya ko po sinasabi na hindi ko pwede sabihin kasi may pinagsamahan po kami. At mahal ko din po yung tao na yun na nakasama namin dati. Okay? At lahat po ng kwento na yan na sinasabi ko, alam po lahat ni Kojak yan. Kaya siguro kapag nagkwento na lang yung tao na yun, tsaka na lang kami sasagot kung ano yung totoo at tsaka tama. Kasi lahat po ng sinasabi namin, eh meron po kaming ebidensya. Grabe na may 100K. Ayun. Meron po kami lahat na ebidensya. Again, ako po yung nagpaalis sa tao na yun. And happy kami dahil ginawa namin yun. At buti na lang ginawa namin yun dahil nakita namin yung tunay na motibo. Okay? So, okay po tayo. Ang pinaka nalulungkot dito ay si Kalo. Kasi siya yung nagpasok sa dalawa kasi kaklase nga po nila yan. Ako, never namin sila pinilit sa lahat. Kaya gusto ko isama sa amin para kahit paano makatulong ako sa simula para sa pagtatag ng pangalan po nila. Tapos, balik po tayo kay Kojak, yung mga maliliit po na reason. Minsan, magpapaalam po si Kojak pero nasa bahay na po nila. So, ang winoworry ko po doon, nasabi ko ng protocol tita-tito, baka pumamaya dyan, may mangyaring masama, ano po mukhang iyaharap ko sa kanila, sa amin nakapuder. Nagpaalam, nandun na sa kanila. At ang masama pa po dito, may mga times po na hindi po nagpapaalam si Kojak. Actually, si Kelsey din. Kaya po may time po dito na nag-ban po kami sa kanila hanggang alas 12, bawal na silang lumabas kasi may time po na umiinom sila, baka mamaya nagda-drive sila, ma-aksidente, ganyan. So, yun po yung mga reason. Ngayon, tingnan ko lang po dito. Tapos po, isa pa mong reason, may content po kami. Minsan, hinihintay pa po namin si Kojak, so nadidelay kami. Minsan naman po, nakakalimutan niya na may content kami, planado na lahat. So sabi ko nga po, ito seryoso po kami sa bagay na to kasi may mga taong naghihintay po sa amin para sumaya. So hindi po namin po pwedeng huminto kami para sa iba. Pangarap po namin to at pagpapatuloy po namin to kahit na ano po mayari. So yun po yung mga small reason patungkol po kay Kojak. Pero again, sa isang tao na sinasabi ko sa dati namin nakasama, hindi na po ako magsasalita doon. So, ayun po. Hanggang dito na lang po. At marami pa po. Pero hanggang dito na lang po.
kahit kay Kojak at saka sa isa, marami pa po. Pero hanggang dito na lang po, at least nalaman niyo po yung mga yung mga reasons. So again, kami pong pamilya, binigay po namin lahat at hindi po kami nagkulang sa lahat. Pero kung ang tingin nila eh nagkulang pa kami, kami na po ang humihingi ng kapatawaran dahil di namin na-meet yung expectation nila sa pag-aaruga sa kanila. And gusto ko lang po sabihin na magmahalan lang po tayo parati, mag-aral tayo ng mabuti, at ang pag-aaral at diploma, yan po ang panghabang buhay na kayamanan. At kay Kojak, focus ka lang parati sa pag-aaral. Andito lang kami, mga kuya mo, mahal na mahal ka namin. At least nalaman mo yung side namin to, mahal na mahal ka namin. Sabi ko nga sa'yo, lahat kang may bahay dito, wala tayong kahit na anong, ano, basta, ang gusto lang namin makatapos. Hindi kami po pwedeng maging humps mo, kumbaga sa motor, para huminto ka. Gusto ko, patuloy kang mag-aral at lahat kami nakasuporta dito. Again, mga ma'am and sir, maraming maraming salamat po sa inyo. At maraming maraming salamat din po sa mga sumusuporta sa amin. Gusto ko lang po sabihin sa inyo to dahil deserve nyo rin po ito malaman. At gusto ko rin po sabihin sa inyo na lagi po tayo magkalat ng pagmamahalan. Dahil hindi po sa lahat ng pagkakataon na nakikita natin ay negative. Ginagawa lang po natin yung isang bagay para maitama natin yung bagay na nakikita nating mali. So yun lang po. Maraming maraming salamat po. Grabe na may mga viewers. Maraming maraming salamat po. At mahal na mahal po namin kayo. Thank you so much po. I love you so much. Bye. Whew! Di ba? Simpleng-simple lang naman, di ba? ang aking doggy. So, simple lang naman po ang hinihingi ni Sir Gavin kay Kojak, di ba? Is yung makagraduate at mapagmalaki mo sa magulang niya na nakagraduate si Kojak, di ba? At na maging proud din na hindi mapahiya si Gavin na bumagsak si Kojak dahil sa kanya. Bagkus, mas gusto niya yung nandito sa poder sa amin si Kojak, na pag-aral na napaaral namin siya and everything, di ba? Through the sense na magiging proud yung magulang ni Kojak. So, simple lang naman, di ba, guys? Sana pinagbutihan ni Kojak yung bagay na hinihiling lang ni Gavin. So, hanggang dito na lang po tayo, and I hope magising yung senses ni Kojak na even though na may pangalan na siya, magising din siya sa senses niya na kailangan niya makatapos, and after that na kung gusto niya pagpatuloy yung karera niya sa pagpa-vlog, then why not, diba? So hanggang dito na lang, Kapinas. Kojak, maraming naghihintay sa'yo and namimiss ka nila. So one love, Pilipinas. Peace.